Yan, good morning mga kababayan. Good morning po sa inyong lahat. Yan, at nandito na po ako ngayon sa bangkal. Yan, sa bahay ng sister. Dito po ako ngayon kasi paputol ko po itong mga niyog na ano mga kababayan, nasali sa pagbili natin ng luti. Lupa ah, maraming niyog yung kailangan putulin. Sana mabinta itong mga puno. Ayan, ito po yun. Kasi paslanting po ang ano dito, lupa. Ang paslanting mga kababayan. Kita ko sa inyo yung sukat ng lupa. Kasi ano, nilagyan ko muna ng tie box. Nilagyan namin kahapon ng may-ari. Okay, may idea ko ah. Kuan lang, temporary lang. Oh, temporary lang. Isa di lang malapas. Oh. Ay, nagbasa-basa na pod siya. Bantay ka na koron ha. Hugaw ka na. Kung diya ra is 24 na diya. Oh, 24 bulan to meter. At sukod ta kon diri dir. Ang taro ani ko. Ada 20 diri dir o dir diri pa mo ana tag 20 diri. Oh. Di kan pudi ko 20. Oh. Diri na bawi lang. Oh. 20 na 20. Oh, 20 na mo ana tag 20. Kay straight na siya dito. Bakal 20 ani ba ana ni diri. Kailangan doon na hindi ko anak. Turbi na. Nakaigyo ang sigra ba? Wala ka mag-bainti. Napala sa PC. Yeah.
Uban ko lang ni Kuan. Mineral sa Kuan. Ang atbang ato muna. Ang atbang ato yung mama. Ay, tumbinak. Diriranak. Samad na ka. Na. Gani para mailan. Okay, tungaon pa biya na. Kapoy. Taas ka po natin ang balayo. Kumbang baso yung tubang. Hindi po pwede yung tubang dire. Yung balay ba nito eh. Dito, yung tubangan. Ano yung inama nito? Kasada man o. Magandang yan, sagi siya, magtakilin. Kasada man. Ay dito. Dalan. Bakit wala na tayo pa kung kuha na po ako. Ay dito. Wala na po din ng kuha na dito. Dito na mahal din. Mahal din ata ng wala na. Hindi na mahal na. Pero tapong bayad. Para makatubak-tubak mo ka. Matubak yung sila nalit. Ito ang sumigay mag-iap. Wala ko. Sanggutan ko rin guryo. Limaw na niya po. Mag-iap dito. Ito bang na-straight sa mga linyas lube? Ha? Straight sa linyas lube. Dito no?
Yan po yung balilagpas po iyan. Kasi may karsada pa dyan. Ayan. Hanggang doon. Sa likod ng bahay ng sisters. Ayan. Kasi ang kalahati po nito, si Peter Paul po yung bumili. Nandito po yung kay Peter Paul dito na side. Kasi ano to eh, 20 for 20. Yan yung mga hanggana no doon. At saka yun, so may yan kilid ng niyog. At dito nilagyan ko ng ano din dito, twine hanggang doon sa bakod ng kisisters. Andito ako magtatayo ng bahay at i-deliver na ngayon yung materialis para makapag-layout na po ako dito. Makapag-layout ako dito. Yan yung update mga kababayan. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Na lalong lalo na po kay Sir Paul. Thank you so much. Ayan. Unti-untiin ko po ito mga kababayan dahil hindi ko po ito matatapos na ang diretsuhan. Kasi wala tayong sapat na budget. Yan, sayang din yung araw na wala tayong gagawin. Kaya dito na lang sa bahay ko at kukuha lang ako ng 1 or 2 libur. Kasi wala tayong pang ano, wala tayong pang bayad sa libur. Kulang yung gagawa nito mga kababayan. Ayan, ito po yung nangyayari sa luti ko. Ayan, kasi sabay po ito doon sa karsada, yun sa daan yung lupa, kaya naging bali doon nakaharap yung bahay. Yan, slanting po siya, hindi katulad dito sa Aki Sisters. Yan, hindi pwede na ma-straight kasi yung pa-straight sana nito pa hanggang doon, pa ganun. Yan. Maaga kaming dumating dito at hindi pa na-deliver yung materialis. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, at gabing-gabi na po dito ngayon at hindi tayo makatulog, at nagguhit lang po ako ng floor plan na aking bahay para may guide na po ako mga kababayan. Kung sakaling bukas maumpisahan ko na yung problema doon, maraming puno ng niyog na kailangan putulin, kailangan tanggalin doon. Kasi yung operator ng chinso ay hindi ko na sabihan kanina kasi may lakad po siya, at umuwi na lang kami dito sa Digos, tapos bukas na yun i-deliver yung mga materialis na gagamitin ko doon sa aking bahay. Kasi bayad na po kasi yun eh, may pinakansel lang ako doon yung mga deform bar na 16mm. Kasi nung una, plano ko nung una kasi is full concrete. Tapos naisip ko,
baka hindi ko matapos yung bahay ko. Kaya iniba ko yung plano. Half na lang. Mas madali pang trabuhin kasi yung plano, ako lang yung gagawa at kukuha lang po ako ng 1 libur. Kasi wala tayong ano, mga babayan. Wala tayong pangsahod. Alam naman natin yung paggawa ng bahay ay hindi talaga basta-basta. Kaya isa lang yung kinuha ko para isa lang yung babayaran ko po, libor. At magtulungan na lang po kami. Ayan. Para unti-unti mabuo ko po yung bahay ko. Kasi pangarap talaga na magkaroon ng kahit maliit lang na bahay, importante ay sa atin. At salamat lang din ako, mga kababayan, sa inyo po. Sa malaki kayong tulong sa akin, mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin hindi nag-skip ng ads. Talaga, kung hindi dahil sa inyo, mga kababayan, siguro, unang-una, kay Sir Paul, dahil alam ko naman yung mga viewers ko dati, galing din kay Sir Paul yan. Si Sir Paul talaga yung una bago kami nakilala, mga kababayan, at bago nyo po kami sinuportahan, si Sir Paul talaga yung una. Kaya pasasalamat ako talaga kay Sir Paul na kahit pa paano ay unti-unti po na natutupad yung mga pangarap namin. Tulad ko, ayan, may nakabili ako ng lupa na pagtitirikan ko ng bahay. Gawa din yan sa tulong ni Sir Efren. Sir Efren niya, dahil yung pagkatapos sa bahay ng sisters, mga babayan, ay may pabonus po si Sir Efren noon. Ayan, sa mga kasama ko at sa akin. At yun, niipon ko. At yung sa sisters, may natitira po ako doon na tira, yung tinatawag natin ginansya, mga babayan. Kung hindi man masyado malaki yung ano ko doon, tamang-tama lang kasi nga charity po tayo. Na kumikita naman ako doon sa pagbablog. Ayan, hindi ko na iniisip yun. Kasi kumikita din ako sa vlog ng paggawa. Thank you din kay Tito Efren. Yan, malaking tulong yung pira na nabigay niya sa akin, para sa akin. Yun po yung umipon ko at dinagdagan ko para makabili kami ng ano doon, lupa sa likod ng Key Sisters. At mga sahod ko na punti-unti sa YouTube, iniipon-ipon ko yung mga natitira na isang buwan tinitipid yung mga gastusin. Ayun, nakapagbili din ako ng mga materialis. Iniipon ko na matagal. Iniipon ko doon sa hardware na binilihan din namin ng sa Key Sisters. Ayun, na nakapag-decide po ako na gagawin ko na lang yung bahay ko kahit paunti-unti. Alam ko namang hindi ko matatapos yun dahil yung materialis ko nabili ay talagang wala pa sa kalahati, mga babayan. Talagang malaki pa yung halaga, kakailanganin, pero walang problema yun. Importante, matapos ko lang yung isang kwarto at makapagkabit kami ng tubig kahit yung kurinti ay pauli na. Yun, makalipat kami doon kasi dito hirap talaga, buwan-buwan, mura lang kasi, kahit mura lang itong burning house ko. Pero sayang yung ano, mga babayan, 2.5 kasi yung rent na namin dito. Tapos
iba yung kurente at saka tubig. Bali na sa mga 3K plus yung monthly namin dito. Sayang naman kung magpapatuloy-magpatuloy hanggang abot tayo ng ilang buwan or taon. Na isipan ko na may materialis naman ako doon. Kahit isang kwarto lang yung matapos ko doon mga babayan, ay okay na po yun na pwedeng mapagtirahan. Kasi nasanay po ako talaga sa mga bukid or kasi doon magkapagtanim-tanim ka. Kung apiki talaga, kung mga ano, mga gulay-gulay, ayan, yung mga kamunggay o ano ba dyan, yung kaya natin, pwede natin mahingi sa kapitbahay, anak, ganyan talaga yan sa probinsya, pwede tayo magpanghingi ng malunggay, anak. Dito sa syudad, ay kahit ano, hindi ka pwede maghingi dito. Lahat ng galaw, bili, 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 ganyan talaga dito. Tapos, hirap. Yeah. Hindi naman masyadong malaki yung kinikita natin. At magpapasalamat din ako na may mga sideline na trabaho dito para hindi magutom yung pamilya natin, mga kababayan. Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinakagoon ko sa buhay ko. Mapag-aral yung anak ko. At hindi kami magutom sa araw-araw na umaga may makakain talaga kami. Yun lang naman. Basta mga babayan, big things talaga. Maraming salamat. Daghan kong salamat sa inyong ang tanan. Sa inyong pagsuporta sa PB Team Panday. Yan. Hindi ko naman akalain na ganun. Yan. At sa hindi pa nakapag ano dyan, subscribe. Ayan, subscribe nyo po yung PB Team Panday. Ano ba yan? Talagang hindi ko na inakala na magiging ano din ako, small vlogger. Hindi ko po dati, ayan, pinapangarap ko talaga na, no, kasi ano talaga ako, solid fan ako ni Sir Paul. Inangaan ko talaga si Sir Paul, mga kababayan. Noong una pa, talagang hanga talaga ako sa mga ginagawa niya. Kasi hindi po biro yung mga, alam ko naman na nakikita nyo yung mga sacrifice mag-akyat sa bundok, mga malayo na bundok, mga oras na lakarin, mga ilang oras na lakarin. Alam ko na nakikita nyo yan. Hindi ko na kailangan sabihin pa yan sa inyo dahil mismo kayo nakita nyo na yan po. Yung sacrifices. Grabe ang sacrifice ng pugong biyahero upang mabutan ang mga kababayan nating nangingilangan talaga ng tulong. Ayan. Talagang kasi napasama ako nila Sir Paul. Kami ni Peter Paul dati, hindi pa nagsisimula sa pagbablog. Panday pa kami noon. Kitang-kita talaga namin yung mga sacrifices nila, Mang Ili, at ng PB Team. Sila, sinunoy pa dati yung driver ni Sir Paul. Ayan. At talagang hindi biro, mga babayan. Kita nyo na, mini videos na po yung mga upload ng Pugong Biyahero sa Mindanao, side sa Mindanao. Yan, yung mga area na pinupuntahan namin talaga. Particular sa Pakibato. Yung mga lugar na yan dati ay hindi pa simentado yan at napakahirap pa ng mga daan dyan.
buti na ngayon na may mga simentado na. Pero yung iba, wala pa din. Tulad ng mga pinumpunta doon sa may bandas, may trapak, ganun. Dami pang mga kababayan natin doon na talaga masasabi natin na mahirap. Talagang napakahirap. Yan. Talagang maraming salamat, lalong-lalo na po sa mga sponsors. Sa mga sponsors ng Pugong Bahero. Ayan, sa lahat ng sponsors ng Pugong Bahero. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan dahil po sa mga tulong na ginagawa ninyo. Marami pong tao ang natutulungan. Maraming mga kababayan natin ang napasaya. Dahil sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa Pugong Bahero. Ayan, sana po tuloy-tuloy po ang tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta hanggang saan matatapos ang matatapos ang mundo. Ayan, thank you so much talaga sa inyo mga kababayan.